Magandang araw sa inyo mga batalyon, it's another engineering tutorial for differential calculus at ang topic natin ngayon ay solutions of differential equations. Okay, let us discuss solution of equation. Ang differential equation ay isang equation kung saan ito ay binubuo ng isang function at isa o dalawang derivative ng function na yon. Ang solution of differential equation ay isang function tulad ng y is equal to function of x kung saan kailangan masatisfy mo kapag sinubstitute mo yung equivalent equation ng y at ang derivative nito sa equation, dapat ito ay mag-equal sa differential equation. Okay, so para maintindihan mo, ito say we are given a function ng y which is equal sa e to the negative 3x plus 2x plus 3. Now, kapag kinuha mo yung derivative nito, makukuha mo yung y prime. Okay? So, yung equation na nakuha mo sa y prime mo, i-substitute mo dito, tapos yung equation naman ng y mo, i-substitute mo dito sa equation dito sa pangalawang term, dapat kapag sinimplify mo yun, mag-equal yun dito sa differential equation na 6x plus 11. And that's what you call the solution of equation. Okay? Okay, let's have an example para mas lalo nyo maintindihan yung definition ng solution of equation. So, sa problem number 1, verify that the function y is equal to e to the negative 3x plus 2x plus 3 is a solution to the differential equation ng y prime plus 3y is equal to 6x plus 11. So, pinapaprove sa atin na itong equation na ito ay mag-satisfy dito sa differential equation na ito. Okay? Okay, let us solve this problem. So, sa problem number 1, ang pinapahanap ay pinapa-verify sa atin na itong function ng y na ito ay solution ng differential equation na ito. Okay? So, kung mapapansin mo, ang nakalagay dito, y prime plus 3y. Dapat yung equivalent nito ay mag-equal sa 6x plus 11. So, given na tayo ng equation ng y. So, ang kulang na lang dyan para ma-prove natin ay yung y prime. So, ibig sabihin, kailangan natin kuhanin yung first derivative nitong y natin. Okay? So, itong mga formula sa gilid, dyan yung mga formula ang kakailanganin natin para ma-solve natin itong problem number 1. Okay? So, ang y natin is equal to e to the negative 3x plus 2x plus 3. So, we're going to get the derivative ng bawat term na yan. Okay? So, ang y prime mo is equal to, ang gagamitin nating formula ay yung derivative ng e to the u. Okay? So, that is equal to e to the u times the derivative of u with respect to dx. Okay? So, ang u natin dyan ay yung exponent which is negative 3x. Okay? Kasi e to the u. So, ibig sabihin e to the u. Ang u mo dyan ay yung negative 3x. Okay? So, sabi niya, para makuha mo yung derivative ng e to the u, that is equal to e to the u. Okay? Kaya e to the u, kaya e to the negative 3x times, okay? Yung derivative daw ng u with respect to dx. So, ang derivative ng negative 3x ay negative 3. Okay? Kasi, kaya naging negative 3, diba, gagamitin mo itong derivative ng constant at saka isang variable. So, ilalabas mo yung constant, okay, negative 3, tapos you get the derivative ng variable x mo. Okay? So, ang derivative ng x ay 1. So, 1 times negative 3, that will give you an answer of negative 3. Kaya may negative 3 doon. Okay? Plus, ang gagamitin mo naman para makuha mo yung derivative ng second term ay ito. Ilabas mo yung 2 na constant, tapos you get the derivative ng variable x. Ang derivative ng x ay 1. Kaya, 1 times 2 ay 2. Okay? Kaya meron dun 2 times 1. Okay? Plus, derivative ng 3, that is a constant, ang derivative ng constant ay 0. Okay? So, kapag sinimplify mo yan, ang lalabas na sagot sa'yo, y prime is equal to, ito, negative 3, i-multiply mo dito sa term na e to the negative 3x, that will give you negative 3, e to the negative 3x plus, 2 times 1 ay 2. Okay? So, pwede na natin ngayon ma-check kung ito bang function na ito ay solution ng differential equation na ito. Ang gagawin natin, yung equation ng y substitute natin dito sa equation na to, tapos yung equation naman ng y prime natin is substitute din natin dito sa equation na ito. Dapat kapag sinimplify natin yon, mag-equal yon sa 6x plus 11. Okay? So, substitute natin yung equation ng y na nakuha natin, which is negative 3e to the negative 3x plus 2 dito. Okay? So, kaya naging negative 3e to the negative 3x plus 2 plus, okay, 3. Okay?
times down ng equation ng y. So, times na equation ng y, which is e to the negative 3x plus 2x plus 3. Okay? Is equal to 6x plus 11. So, we simplify itong buong term na ito. Ang lalabas sa'yo dyan, negative 3e to the negative 3x plus 2 plus itong 3 na ito, i-distribute natin dito sa term na ito. So, that will give you 3 times e to the negative 3x. That is 3e to the negative 3x. Tapos, 3 times 2x, that will give you plus 6x. Tapos, 3 times ng positive 3, that will give you positive 9. Kaya nakaging plus 9 doon. Now, ito, magka-cancel out na. Okay? Kasi magsusubtract sila. So, matitira sa iyo, 6x plus 9 plus 2 is 11. Kaya 6x plus 11 ang matitira sa side na to. So, ibig sabihin, nag-equal yung left side mo at saka right side equation mo. So, ibig sabihin, ito ay solution ng differential equation. So, therefore, it verifies that y is equal to e to the negative 3x plus 2x plus 3 is a solution of the differential equation. Okay? Kasi napag-equal mo siya. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 2, verify that y is equal to 2e to the 3x minus 2x minus 2 is a solution to the differential equation y prime minus 3y is equal to 6x plus 4. So, pinapacheck sa atin kung itong equation ba na ito ay equal sa differential equation na ito. Okay? Okay, let us solve this problem. So, sa problem number 2, pinapa-verify sa atin kung itong function ng y natin na ito ay equal sa differential equation na ito. Okay? Now, kung mapapansin mo, given na tayo ng y equation. Okay? So, ito yun. Okay? Na isa-substitute natin dito. Ang kulang na lang ay yung y prime. Okay? So, kailangan makuha muna natin yung first derivative nitong equation na ito. Okay? So, yun yung gagawin natin. So, itong mga formula sa gilid, yan yung mga formula ang gagamitin natin para ma-solve natin itong problem number 2. Okay? So, ang given sa atin, y is equal to 2e to the 3x minus 2x minus 3. Okay? So, we get the derivative. Okay? We get the first derivative. So, y prime is equal to, so, ang gagawin mo, ilabas mo muna yung constant na 2, tapos tsaka makuhanin yung derivative ng e to the 3x using this formula. Okay? So, e to the u, pag kinuha mo din yung derivative ng e to the u, that is equal to e to the u times the derivative of u with respect to dx. So, kaya e to the u, ang u mo dyan ay yung 3x, which is the exponent. Kaya naging e to the 3x times, okay, derivative daw ng 3x. Okay? So, ilabas mo yung 3, tapos kuhanin mo yung derivative ng x. Ang derivative ng x ay 1. Kaya, meron ka makikita dito, 3, nilabas mo yung 3, tapos yung derivative ng x mo ay 1. Kaya, 3 times 1. Okay? Minus, gamitin mo ulit itong formula na to, ilabas mo yung constant, tsaka makuhanin yung derivative ng variable. So, nilabas natin constant na 2, tapos yung derivative ng x ay 1. Kaya, naging 2 times 1. Okay? Minus, ang derivative ng 3 ay 0 kasi derivative ng constant ay 0. Okay? So, kapag sinimplify mo yan, ang lalabas sa sagot sa'yo dyan ay y prime is equal to 3, okay, times 1 ay 3, times 2, 6. Times ng e to the 3x, 6e to the 3x. Kaya naging 6e to the 3x dito. Okay? Minus ng 2 times 1 ay 2. Okay? So, this is the equation ng first derivative. Now, ang gagawin natin, isa-substitute natin yung equation ng y at saka equation ng y prime dito sa differential equation na ito. Okay? So, ang given sa atin sa differential equation, that is y prime minus 3y is equal to 6x plus 4. Okay? So, isa-substitute natin yung equation ng y prime na nakuha natin, which is 6e to the 3x minus 2. Okay? Kaya na meron ka dito ng 6e to the 3x minus 2. Okay? Minus ng 3, okay? Times down ng y. So, times ng equation ng y. So, substitute natin yun dito na 2e to the 3x minus 2x minus 3 is equal to 6x plus 4. Okay? So, isimplify natin itong term na to. So, ang lalabas sa'yo doon, 6e to the 3x minus 2 tas negative 3 times ng 2e to the e to the 3x. Ang lalabas sa'yo doon, negative 6e to the 3x. Tas negative 3 times ng negative 2x, that will give you positive 6x. Okay? Tas negative 3 times ng negative 3, that will give you positive 9. Kaya naging plus 9 doon. Okay? So, ito,
magka-cancel out na kasi magsusubtract sila. Okay? Tapos, negative 2 plus 9 ay positive 7. Kaya lalabas sa'yo dun sa left side mo ay 6x plus 7. Tapos dun sa kabilang side naman ay 6x plus 4. So, ibig sabihin hindi sila equal. So, ibig sabihin, itong function na ito na binigay sa'yo ay hindi solution ng differential equation na ito. Kasi hindi sila nag-equal. Okay? So, ang ilalagay mo, therefore, it verifies that y is equal to 2e to the 3x minus 2x minus 2 is not a solution of the differential equation. Okay? Okay, let us discuss order of differential equation. Ang order of differential equation ay ang highest derivative sa loob ng equation ng isang function. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan ninyo kung ano ba yung order of differential equation. So, sa problem na ito, sabi niya, what is the order of each of the following differential equations? So, sa part A, y prime minus 4y is equal to x squared minus 3x plus 4. Sa part B naman, x squared times y triple prime minus 3x times ng y double prime plus x times ng y prime minus 3y is equal to sin x. So, dito naman sa part C, 4 over x times ng y to the quantity 4, okay, minus ng 6 over x squared y double prime plus 12 over x to the 4 times y is equal to x cubed minus 3x squared plus 4x minus 12, okay? So, pinapahanap sa atin dito ay yung order of differential equation. Now, para mas malinaw, kapag may nakita ka na naka-parenthesis yung exponent niya, ibig sabihin, yan yung highest order ng derivative. Okay? Pag kunwaring walang parenthesis, ibig sabihin, yun yung exponent ng variable na yun. Okay? Okay, let us solve this problem. So, ang pinapahanap sa atin ay yung order of the differential equation. So, dito sa part A, kung mapapansin mo, ang pinakamataas na derivative dito ay y prime. Okay? So, ibig sabihin, first derivative. So, ibig sabihin, ang order nito ay 1 kasi first derivative. Okay? Tapos, doon naman sa pangalawa, kung mapapansin mo, ang pinakamataas na derivative dito sa equation na to ay yung y triple prime. Okay? So, ibig sabihin, third derivative. So, ibig sabihin, ang order natin ay 3. Okay? Now, kung mapapansin mo naman dito sa part C, ang pinakamataas na derivative dito ay yung y na naka-enclose ng parenthesis yung 4. So, ibig sabihin, ang ibig sabihin kasi noon, ibig sabihin y to the 4th prime. Okay? Imbes na apat na prime yung makikita mo, ang ginagawa na lang, yun ay equivalent sa parenthesis tapos yung pinaka-derib kung order ng derivative. Okay? So, kaya, ang order nun ay 4 kasi apat na beses na dinerivative itong variable na ito. Okay? So, yung ibig sabihin ng order, siya yung pinaka-highest derivative sa loob ng equation na yun. Okay? So, kaya dito sa A, 1 kasi first derivative. Ang pinakamataas naman dito sa B ay yung third derivative, kaya 3. Dito naman, ang pinakamataas ay yung fourth derivative, kaya ang order natin ay 4. Okay? Okay, let us discuss general and particular solution of differential equation. Ang general solution ng differential equation, ito ay kabuuan ng set of solution ng isang differential equation. Ang particular solution naman ng differential equation, ito naman ay kaparte ng set of solution ng isang differential equation kung saan yung particular initial condition nito ay nasa-satisfy. Okay? So, like for example, itong given na differential equation natin na y prime is equal to 2x, may dalawang solution na pwedeng mag-arrive ka sa equation na ito, which is y is equal to x squared and y is equal to x squared plus 4. Kasi kapag kinuha mo derivative nitong equation na ito, lalabas sa iyo 2x pa din. Kapag kinuha mo din tong derivative nitong equation na ito, ang lalabas pa rin sa iyo ay 2x kasi ang derivative ng 4, which is constant, ay 0. So, ibig sabihin, ang tawag mo dito sa dalawang equation na ito ay particular solution nitong differential equation na ito. Okay? Now, sabi natin, kahit anong constant ang ilagay mo dito, ang lalabas pa rin derivative sa iyo ay 2x. Okay? So, pwede mong i-rewrite yung formula as y is equal to x squared plus c. Okay? Na kahit anong constant, kahit gawin mo 7 yan, ang lalabas pa rin sa iyo 2x. So, ibig sabihin, ang
equation na pwede nating mabuo na general equation ay y is equal to x squared plus c. Na kahit anong constant ang ilagay mo, ang mag-a-arrive ka pa rin sa sagot na 2x. Okay? So, ang tawag mo sa equation na ito ay general solution ng differential equation na ito. Okay, so kapag nakakita ka na ng mga may letrang C, ibig sabihin general solution yon. Kapag wala, ibig sabihin particular solution siya. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung general and particular solution ng differential equation. So, sa problem number 1, find the particular solution to the differential equation y prime is equal to 2x passing through the point 2,7. Okay, so ang pinapanap sa atin dito ay particular solution itong given differential equation na to na nagpa-pass through yung point na yun sa 2,7. Okay? Okay, let us solve this problem. So, ang pinapahanap sa atin ay yung particular solution ng differential equation na to na gagamitin natin yung points na 2 and 7. Okay? So, ang given sa atin ay y prime which is equal sa 2x. Kailangan ibalik mo yan doon sa original function niya bago mo nakuha yung derivative na yan. So, ang original equation niyan bago mo siya nakuha yung derivative na yan ay equal sa y is equal sa x squared plus c. Okay? Kasi kapag kinuha mo yan, di ba, y prime is equal sa derivative ng x squared ay 2x. So, babalik ka dito sa pinaka-given equation na to. So, ang gagawin mo, kapag ang given sa iyo ay naka-first derivative, ibalik mo yung first derivative na yun sa original equation niya bago mo nakuha yung derivative na yun. And that is equal sa y is equal to x squared plus c. Okay? Para ma-substitute natin yung given points ng x mo na 2 at saka y na points mo which is 7. Okay? So, ang x natin ay 2 tapos ang y naman natin ay 7. So, i-substitute natin yung mga points na yan dito sa equation na to. So, 7 yung y tapos equal to ang value ng x mo ay 2 kaya naka-square doon plus c. So, ang lalabas sa'yo dyan, 7 is equal to 4 plus c. So, i-transpose mo yung 4 sa kabilang side na makukuha mo, c is equal to 7 minus 4. And that will give you c is equal to 3. So, mabubuo mo na yung particular solution which is y is equal to x squared plus 3. So, ang c mo kasi ay 3 kaya sinubstitute natin doon. So, ang particular solution mo, y is equal to x squared plus 3. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 2, find the particular solution to the differential equation y prime is equal to 4x plus 3 passing through the point 1,7. Okay? So, ang pinapahanap sa atin ay yung particular solution itong differential equation na to na ang gamit nating points ay 1 and 7. Okay? Okay, let us solve this problem. So, ang pinapahanap sa atin sa problem number 2 ay yung particular solution ng differential equation na ito na ang gagamitin nating points ay yung 1 and 7. Okay? So, ang given sa atin ay yung y prime is equal to 4x plus 3. So, ang gagawin mo, kailangan mo kapain yung pinaka-original formula niyan bago ka nag-arrive dun sa first derivative equation na yun. So, ang kalalabasan nun, y is equal to 2x squared plus 3x plus c. Okay? So, kapag diniribative mo yan, ang kalalabasan, di ba, 2 times 2 ay 4. Tapos, ang derivative ng x squared mo ay x. Kaya naging 4x. Okay? Tapos, ang derivative naman ng 3x mo ay 3. Kasi ang derivative ng x ay 1. Okay? So, 1 times 3, kaya 3. So, parang ano to, nangangapa ka ng pinaka-original equation nung nakuha mong first derivative mo. Madali makuha yung pinaka-original equation kapag in-integrate mo yung equation ng y prime mo. Kaya lang, dahil wala pa tayo sa integral calculus, hindi mo pwedeng gamitin yung solution na yan. Okay? So, isa-substitute ngayon natin yung points ng x natin na 1 at yung points ng y natin na 7 dito sa pinaka nakuha nating original equation. So, ang kalalabasan nun, ang y mo ay 7 is equal to 2 times ng ang x mo ay 1 kaya naka quantity squared yun plus 3 times 1
plus C. Okay? So, ang lalabas dyan, 7 is equal to, ang 1 squared ay 1, 1 times 2 ay 2. Okay? So, 3 times 1 naman ay 3. Kaya, meron kang plus 3 doon, plus C. Okay? So, 2 plus 3 ay 5. Kaya, nakita mo dito sa equation, 7 is equal to 5 plus C. So, itranspose mo yung 5 na yan sa kabilang side, ang lalabas sa'yo, C is equal to 7 minus 5. So, that will give you a value ng C which is 2. Ngayon, yung value ng C mo na yan, i-substitute mo yan dito sa pinaka-original equation na nakuha mo para makuha natin yung particular solution. Okay, so, sinubstitute mo yung 2 na yan dito sa original equation mo. Ang lalabas dun, y is equal sa 2x squared plus 3x plus 2. So, ibig sabihin, ito yung particular solution ng differential equation ng y prime is equal to 4x plus 3. Okay? Now, let us discuss initial value of differential equation. Ang isang differential equation, kapag ito ay may kasamang initial value, ito ay tinatawag na initial value problem. Now, ang general rule, yung number ng initial values na kakailanganin mo ay dapat mag-equal sa order of differential equation. Ibig sabihin, kunyari, dun sa equation na yun, may nakalagay na y double prime, ibig sabihin, dalawang initial values ang kailangan mo. So, kung y prime naman, ibig sabihin, isang initial values lang ang kailangan mo kasi isa lang yung order niya. Okay? Okay, let's have an example. So, para maintindihan mo yung topic sa initial value ng differential equation. So problem number one, verify that the function y is equal to 2e to the negative 2x plus e to the x is the solution to the initial value problem y prime plus 2y is equal to 3e to the x. As long ng initial value ng x mo sa loob ng function ng y mo ay 0 ay mag-equal sa 3. Okay, yun yung tinatanong dito sa example number 1. Okay? Okay, let us solve this problem. So, ang pinapahanap sa atin sa problem number 1 ay i-check natin kapag ang x mo ay equal sa 0 sa loob ng function ng y na yun ay equal sa 3. Okay? Ang given sa atin ay yung equation ng y which is equal sa 2e to the negative 2x plus e to the x and the differential equation which is equal sa y prime plus 2y is equal to 3e to the x. Okay? And the initial value. Okay? So, itong mga formula sa gilid, yan yung mga formula ang kakailanganin natin para ma-solve natin itong problem number 1. Okay? So, ang una natin gagawin, i-check muna natin kung itong equation na ito ay solution ng differential equation na ito bago natin magamit yung initial value. Kasi kapag hindi sila equal, ibig sabihin, hindi mo pwedeng gamitin. Okay? Yung initial value niya. Okay? Now, sabi din kanina sa naunang topic natin, kung ano yung pinaka-highest order, yun din ang dami ng initial value mo. So, dito sa differential equation mo, makikita mo, nasa first order ka, so isa lang. Okay? So, kaya isa lang yung initial value para ma-check natin kung ito ba ay solution ng differential equation. Okay? Now, kuhanin natin yung first derivative nitong y na ito kasi para ma-check natin kung itong y prime plus 2y na to ay equal sa 3e to the x. Okay? So, kuhanin natin yung derivative ng y. So, that is y prime is equal sa ilabas mo yung constant na 2 tas tsaka mo kuhanin yung derivative ng e to the 2x using the formula ng e to the u is equal to e to the u times the derivative of u with respect to dx. Okay? So, ang u mo sa first term ay yung negative 2x. Okay? Kaya, e to the u, kaya e to the negative 2x, okay, times yung derivative daw ng negative 2x, okay, so ilabas mo yung negative 2, tas tsaka mo kuhanin yung derivative ng x mo, okay, kaya naging negative 2, tapos ang derivative ng x mo ay 1, okay, plus, sa second term naman, ang derivative nito, ang gagamitin mong formula, ito ulit, so ang u mo na dito ay yung exponent na x na. So, kaya e to the x tapos times down ng derivative ng u mo with respect to dx. So, ang derivative ng x ay 1. Okay? So, kapag sinimplify mo yung buong term na to, ang lalabas sa'yo y prime is equal to negative 2 times 1 ay negative 2. Negative 2 times 2 ay negative 4. Times itong term na to, kaya naging negative 4 e to the negative 2x plus e to the x times 1 ay e to the x. Okay? Now, ang gagawin natin, i-substitute mo tong equation ng y mo at saka equation ng y prime mo dito sa differential equation mo. Okay? Which is y prime plus 2y is equal sa 3e to the x. Okay? So,
Substitute mo yung equation ng y prime, that is negative 4e to the negative 2x plus e to the x plus 2, okay, times down ng equation ng y, which is 2e to the negative 2x plus e to the x, okay, is equal to 3e to the x, okay? So, distribute mo tong 2 na to sa term na to. So, ang lalabas dyan, negative 4e to the negative 2x plus e to the x plus 2 times 2 ay 4 times itong term na e to the negative 2x. Kaya meron ka nitong term na ito, okay? Tapos 2 times ng e to the x ay 2e to the x, okay? So, which is equal sa 3e to the x, okay? So, ito, magka-cancel out na kasi magsusubtract sila, okay? So, ang matitira sa'yo, 2e to the x plus e to the x, and that is equal sa 3e to the x, okay? So, dito, na-prove natin na itong function na ito ay solution nitong differential equation na ito. So, dun mo pa lang ngayon magagamit yung initial value, okay? So, tsaka mo ngayon isubstitute yung value ng x mo na 0, dito sa equation ng y mo, okay? Dapat kapag sinubstitute ko yung initial value na 0 dito sa equation na ito, dapat mag-equal yon sa 3, okay? Now, ang given sa atin sa y ay 2e to the negative 2x plus e to the x. So, isubstitute mo yung value ng x mo na 0. So, ang lalabas doon, 2e to the negative 2 times 0 plus e to the 0, okay? So, dito, ang magiging exponent nito ay 0 pa din. So, ang e raised to 0 ay equal sa 1. Okay? Any variable, okay, raised to 0 ay laging equal sa 1. Okay? So, kaya ang lalabas doon, 2 times 1, tapos dito, e to the 0 ay 1 din. So, plus 1. Kaya 2 times 1 ay 1 plus 1, 3. Okay, so na-prove natin na yung initial value, kapag ang value ng x mo ay 0, ito ay equal sa 3. Okay? So, dito sa topic na ito, pwedeng pumasok yung mga example sa implicit differentiation. So, kailangan mo balikan yung topic na yun. Okay? Tapos, kung mapapansin mo din, yung mga formulang ginamit natin ay mga formula ng derivative sa mga naunang topic. So, dapat kabisado mo rin yun para pag sumabak ka sa mga pagsagot ng problem sa topic na ito, hindi ka mahirapan. Okay? So, I guess that's it. See you again for another tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!